Morning, good morning po. Hi, hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ulit si Listener's Organist. At ang videong ito, ngayon, kagigising ko lang po. Kung mapapanood niyo po yung huling video ko, yung kumusta na si Liz, yun. Nabanggit ko nga po doon na nagkaroon po ako ng karamdaman. So ngayong araw, ito na po yung pang 10th day ko po na nasa bahay lang. Mamaya, pupunta po ako sa ospital para naman makakilos-kilos na po ako dito at makapalik na po ako sa trabaho at sa mga dati ko pong ginagawa. So, dahil pang 10 araw ko na po ngayon, meron pa rin po akong symptoms every morning. Meron po problema. At may konting ubo na sana matanggal na nga po kasi hindi po siya magsaya. O, sa mga di po nakakaalam, ako po ay nagkaroon ng karamdaman. Kaya ako nag-quarantine po ng halos pang 10 araw ko na po ngayon. Miss ko na nga rin po yung lumabas-labas. Kita-kita po tayo. Kain muna po ako ng almusal. Magkakape. Then, maliligo. Then, kain po tayo. Ito yung niluto ko kagabi. Pansit. Plus kanin. Marami-rami pa ito eh. The taste is just enough for me. It's not too salty. Not too cooked. It's just enough. My favorite, the liver of chicken. I'm sorry, I'm running out of battery. I need to charge my phone first. Then I'll come back to you after. So ayan, patayin ko na muna yung ilaw. Grabe. Sana matapos na to. May konting ubo, sir. Plema. Ano na to? 3 araw na siguro. Ito muna ako sa ano. Bibili lang ako ng tubig. Or juice. Nami-miss ko na rin yung ako, routine ko. Work. Duty. Saka sa church. So, nakaka-uwi ko lang dito sa bahay. Medyo pagod din. Kahit paano, nakalabas din ako ng kahit paano dito sa bahay. So, ayun. Pahipahinga lang muna ako. And then, mamaya, magluluto na ako. Makikita ko yung mukha ko. Ang dami naman tumubong nunal. Ayun, no. Pero dito yung mga nunal ko dito. Mga ano, mga flat siya. Flat. Ito lang ang pinaka lumaki siya ngayon dito. Meron na naman dito. Ito yung dating pinatanggal ko na. May ano siya. May bakat pa. Kasi ito lumalaki na naman. Lumalaki. Dito, yung dating sa mga nakikilala sa akin dati, meron akong malaking nanal dito. Ito pa yung pinaka ano niya. Yung peklat niya. Tapos meron na naman tumubong maliit dito sa gilid. So, yan, papacheck up ko na naman ulit to sa aking derma. Baka next ko ipatanggal is ito. Kasi lumalaki siya eh, ito. Yan lang muna papatanggal ko. At kung kaya pa siguro itong dalawang to. Siguro habang maliit pa siya, papatanggal ko na. So yan, nakikita niyo, makalat yung aking lugar. Kailangan ko na magligpit-ligpit para hindi naman nakakaya sa ating asawa. So, siguro mag-stretching lang muna ako. Yes.
sarap mag-stretching. Meow! Meow! Ang ginagawa niya dyan? Huh? Ano ginagawa niya dyan? Meow! Ang cute ng pusa, black and white. Nakatingin, natakot na takot. Grabe, sarap ng malunggay, oh. Parang na-miss kong ano, ah. Magluto ng may malunggay sa sabawan. Yung pritong isda na may malunggay. And grabe, ang dami ko na namang tutupihin. Ito yung mga na-stuck sa plastic. Hindi ko siya natanggal agad. Kaya namaho. Siguro ang gagawin ko dito, lalaban ko ulit siya. Lalo na itong mga puti. Kasi nagkaroon siya ng amoy. Parang kulob na kulob. Enos, ang medyo... So, meron pa akong konting symptoms na nararamdaman. Meron akong plema tuwing umaga na madikit dito sa baga. Usually sa mga may ubo, na nailalabas sila ito every time na magigising sila sa umaga. Kaya yun yung... meron pa akong symptoms sa ngayon. Wala naman akong ubo. Hindi, may slide pala akong ubo. Wala naman akong sakit ng ulo. Hindi naman ako nakakaramdam ng pagkahilo, pagsusuka, pagdudumi. Yan. Yun lang, ubo sipon. Yun lang, ubo lang na may plema na konti. Niligpit ko lang muna itong mga ano, labahin ko. Lalagay ko sa baba para mamaya. Para ma-ready, naka-ready na para sa washing sa mga susunod na araw kung lalaban naman ako. Sige, may konti pa akong nararamdaman mga pangate. Ewan ko ba? Meron dito. Meron din dito sa tiyan. Dito. Dito, sa likod. Ewan ko ba, sana matanggal na to kasi hindi komportable. So, siguro ganito na lang po muna. Ang gagawa ko ngayon ng vlog tungkol dun sa glucometer na i-feature natin sa ating YouTube. Tuturuan ko po kayo kung paano maggamit ng glucometer. So, siguro dito lang po muna. So, update ko po kayo ulit. Bye-bye! Ingat!